14 anyos na binatilyo sa Dagupan City, minolestyo umano ng isang miyembro ng LGBTQ. Nagkatutok Claire Lacanilao. Dinala ni Aling Vanjie, bitunay na pangalan, ang kanyang 14 anyos na anak na lalaki sa health center. Sumakit daw kasi ang kanyang puson at maselang bahagi ng katawan. Napag-alaman na may malalang impeksyon sa ari ang binatilyo. Dito inamin ng binatilyo na biktima pala siya ng umano'y pangmomolestya ng isang miyembro ng LGBTQ. Magsasampa raw ng kaso si Aling Vanjie. Natakot din po ako kasi baka po mamaya pag hindi binaliwala namin kami po yung baliktarin na gumagawa lang kami ng kwento. Bakit gagawa po ako ng kwento? Eh, kahihiyan na po yan ang anak ko. Kalat na kalat na po sa buong baryo. Hindi ako gagawa ng kahihiyan ng anak ko kung kwento-kwento lang. Totoo yan, sabi kong ganyan. Kaya nga po pinakita ko po yung mga papel. May mga ebidensya po ko na galing sa center. Ayon sa biktimang si Ramil, di rin tunay na pangalan. 5 beses umano siyang minolestya ng suspect na isang PWD. Niyaya niya po ako. Tapos po pinakitaan niya po ako ng pera. Ayon naman sa ina ng suspect, walang katotohanan ang ipinaparatang sa kanyang anak. Nais umano niyang makipag-ayos sa ina ng biktima. Kung ano man madam, gusto kong kuhan, humingi ng perdona, kung ano yung nasabi kong kuhan sa kanila. Pero ang nasabi ko na sinasabi nila, walang katotohanan yung madam. Yung sabi nilang ano, ina... Ipinarating sa barangay ang insidente. Humingi ng advice sa amin kasi bago daw sila pumunta dito, parang ayaw naman siguro ng iskandalo nung nanay, pinuntahan muna yung magulang nung suspect. Pero parang nagalit yata. Kaya pumunta sila dito, humingi sila ng advice. Ang sabi ko sa kanila, pwedeng i-blatter natin, kayong mag-decide kung i-endorse namin kayo sa CSWD. Kinumpirma rin ng pulisya na naireport na ang insidente sa kanilang himpilan. Nagsasagawa na sila ng investigasyon. Kasama si Henry Dumincil, Claire Lacanilao, 1 North Central Luzon.